Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pananampalataya na ito, sama na sa mga tulong ang ating mga pagkakasalaman, sama na rin ating pagkakasalaman na katatapos na summer camp ng mga sakristano. At upang maging karapat, dapat tayong gumanap pag-isiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkakulang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid na lumabang ang nasan sa isip, sa salita, sa gawa, sa pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga pangyarihan Maria, sa lahat ng mga angerang mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ang ating Diyos. Kawalan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagpupayam tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakita, mga kapatid, upang hindi kayo katulad ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propeta ang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga, silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi natin na palad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat na ang sabihin ninyo, oo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panaw yun si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli silang pinagkalimpungpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Parisayong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinaintulot ni Moises na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa pag-iwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa kabigasan ng inyong ulo kaya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likain ng Diyos ng sanlibutan, nilalang niya sila lalaki at babae. Dahil ito iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Pagdating sa bahay ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito, sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking umiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba'y gumagawa ng masama sa kanyang asawa, sinangangalo niya at ang babaeng umiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa sa iba ay nangangalo niya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Buhay pa ba mga anak ni Yahweh sa Dahil? Purihin namin si Yahweh sa Dahil. Ginawa ko ay patuloy tayong magpuri kay Yahweh sa Dahil. Bahagi yun ang panyayan ay binibigay sa atin ng Pumikapan, ang patuloy niyang pangalaga sa atin. Sabagat tayo ay gagabayan ng Pumikapan sa ating pagganapan, lalong-lalo na ang mga nagdanais sa tumugon sa kanyang panyayan. Lalo-lalo na sa panahon na itinamda sa mga anak ni Yahweh sa Dahil na kayo ay nagkakatipon dito tuwing araw ng Wemes. Araw ng Biyernes. Ang bahagi po na kung saan ay pinamamanig ng Pumikapal ay isang matandang problema. Ang problema ng diborsyo na hanggang ngayon ay atin pa rin pong pinaglalabanan, na pinagkikibay ng simbahan yung utos na sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag mag-iwalayin ng tao. Pero hindi lamang po ito tumutukoy sa pag-iwalay. Ito rin po tumutukoy higit sa paghahanda sa sakramento ng kasama. Ito rin po tumutukoy na sa hindi lamang po sa paghahanda sa sakramento ng kasal para doon sa mga ikinakasal, yung tinatawag po natin pre-kana seminar. Hindi lamang ngayon, ngunit yung magiging paghahanda ng sino mang tao na pumasok sa buhay ng asawa, kahit na doon sa mura niyang edad, na makita ang buhay na tinagahap nila ay tungo sa buhay ng pag-aasawa.
asawa habang nabubuhay. Pagkaman po may manakita tayo, sabi nga ako sa survey, 10% of the married couples ngayon ay nagkakaroon ng pag-iwalay. Maliit, pero marami po yan. Marami yan. Kapag sinabi nating 100 million, aba, ay 10 million yan. So kaya po, bahagi yun ang pagtugon na kumpusin po ay patuloy na pinahahalagahan ng simbahan. Ang sinimang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. At isang biyaya na kung saan huwag namin kalimutan ang sakramento ng kasama na ibinagkaloob ng Diyos. Yung pong latest na encyclical ng Santo Papa, Amoris Laetitia, yung ibinabahagi ko sa inyo, yun po yung pinaka-latest itong 2016 na ibinahayag niya ngayon lamang pong Marso, Amoris Laetitia. Ay higit sa lahat ay tumutukoy sa sakramento ng kasama at ng buhay may asawa tungkol din sa pagpapahalaga sa pamilya. Kaya mo magkakaruntog po yan. Magkakaruntog po yan. At ngayon po, nakita natin na maraming hamon. Nandiyan yung divorce. Nandiyan yung marriage of the same sex. Nandiyan din po yung sudiranin na makita po natin na bagamay sabi nga po natin kahit na po ito ay wala pa sa Pilipinas ay pag-ingatan natin abortion. Yan po yung mga suniranin na tumutukoy sa nabanggit na buhay. Ang buhay may asawa. Yung question na mamuhay sa broken families. Yan po yung realidad na hinaharap po natin ngayon. Yung sa pamumuhay na makasama po ang stepfather, stepmother, and stepdaughters, stepsons, and even stepbrothers and stepsisters. So kaya po, kung tingnan po natin ay nagiging komplikado gawa ng sitwasyon ng kinabibilangan. At ito po ngayon ang nangisang tubulin ng simbahan. At yung latest na encyclical na ito ni Pope Francis, Amoris Laetitia, ay nagnanangis na kahit pa paano ay makatubol at patuloy na mabigyan ng pagpapahamon na kung saan ay makita yung kahalagahan ng buhay may asawa. Kaya mo hindi yung utusin mo napakadali yung ipinahayag ko sa Ibanghel na sino mang mag-aasawa ay panghamang buhay. Hindi lamang po ito tumutukoy sa isang pag-anomali na kapag ikaw ay nag-asawa ulit at iniwanan mo yung dati mong asawa, ikaw ay nangangalun niya. Bagamat ipinapamanin ko ngayon ng Ibanghelyo na ating nabanggit ngayon sa araw na ito. Ngunit nawa makita natin na ba't ba natin hayaan na humantong sa pag-iwalay. Kaya dapat itong talaga naging maingat ang sino mang pumapasok sa buhay may asawa.
upang maging bahagi mo ng kanilang pagtugon na ito. Ito yung tao na binigay sa akin ng Diyos na nangis siyang makasama ko habang ako ay nabubuhay bilang asawa ko at bilang asawa niya, na kami ang magtataguyod ng pamilyang Kristiyano. So kung may panawag po tayo, magbasahin po natin yung Amores de Iglesia. Napakaganda kong pututusin. Nandoon yung tunay na pagpapahalaga na tinitignan ang halim. Yung tunay na kahalagahan ng pag-ibig na walang iba kundi ang pagmamahagi ng sarili na nagsisimula sa pagmamahagi ng sarili ng nanay at ng tatay. Nawa ay tunay na makita at makuha ng kanyang mga anak, ng kanilang mga anak. At ipanalangin din po natin, ang mga tao na sa gitna ng problema ng buhay ng asawa, nawa makita po ng mga tao ang pumapasok sa buhay ng isa. Hindi naman o palaging masaya ang buhay pamilya, ang buhay ng asawa. Pero nawa ay makita din po sana na sa sino mang na talagang tumutugon sa nabanggit na panawagan, kapag maliwanag po ang ito yung babaeng bigay sa akin ni Yahweh Shaddai. Ito yung lalaki na bigay sa akin ni Yahweh Shaddai. Maging maliwanag mo, anumang problema na harapin, ay sigurado kong mapagtatagumpayan. Kasi doon kayo nakaugat na ito ay bahagi ng plano ni Yahweh Shaddai sa buhay. Kaya nga po, mahalaga na makita po natin. Kaya sabi nga ay sana doon sa pumapasok sa buhay ng asawa, makita nila yun. Hindi lang mga ito ang lalaking gusto mong mapag-asawa. Hindi lang mga yun doon. Kaya kasi kumisan doon lang tayo nakabase. Ito yung babae na nais kong makasama. Pero kung minsan hindi natin tinatanong, ito ba ang lalaki o ang babae gusto ni Yahweh Shaddai na makakasama ko? At yun po naman ang maging bahagi ng pagkaunawa ng tao. At kapag maliwanag sa dalawa na ito yung tao na bigay sa iyo ng Diyos, ay sigurado mapagtatagumpayan ninyo ang anumang problema na harapin ninyo sa daigdig na ito, gaano man ito kabigat. Kaya ipanalangin natin sa bahagi yun na kung saan ay naharap sa malaking hamon ang buhay ng asawa at ang pamilyang Kristiyano. At may makita natin na yung Ebanghelyo, yung salita ng Diyos, ay totoo. Hindi lamang sa banal na pamantin, dito sa banal na kasulatan. Pero kung hindi ho nakikita ng tao sa pang-araw-araw nating buhay, mananatili lamang yan nakasulat. Ano na sabihin ng mga hindi mananampalatayan? Totoo yan. Hindi ko nakikita yan. Na ang sino mang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng pag-iwalayin ng tao. Kaya
ang una natin magagawa ay ang panalangin. Ang panalangin. Pangalawa, sabi ko nga po, sana po sa mga nais na pumasok sa buhay ni asawa, may tanongin mo sa inyong sarili, ito ba? Ito ba kayong tao? Ito ba yung lalaki? Ito ba yung babae na bigay sa akin ni Yahweh? Ito siya tayo. Pangatlo, siguro, dapat natin i-remind ang ating sarili. Kasi all along the way, alam natin kung minsan nakakalimutan ng mga tao na, ito pa rin bigay ni Yahweh sa day sa akin. Sa aming mga pare, hindi yung aming kumasyon. Sa inyong mga asawa, hindi yung inyong asawa. Kung minsan nakakalimutan, ito pa rin bigay ni Yahweh sa day. Kapag natin nakalimutan niya, ay konting problema lang, iiwanan mo na ang asawa mo. O, iiwan ka na ng asawa mo. Kaya, patuloy natin idulog ang mga bagay na ito sa harapan ni Yahweh El Shaddai. Amen?
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ikarundan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin Dunika, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang upang ikaw ay aming mapagpingkuran, hiniling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at liwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang mga ikaw ang tunay na banal sa tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ang banal ang mga maluaw na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng amin. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yeso Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayan ng aming pasanin, ay binalikan niya upang kaming palayain. At may tampok sa iyong dinding, siya ang nagtanghal sa aming pinagbibigilirang pare at aring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami yung tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuli paglahat sa iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuri sa iyo ng unang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ito ang aking katawan na inihahandog
para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang kandipan. Ang aking dugo na ipukuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanatigan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming mga matakasan. Paglooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay isang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.